Pero so magandang hapon sa ating lahat. Ito na yung update natin dito pa rin sa binabantayan si Bagyong Paeng. At nabanggit nga kanina na alas 8 ng umaga, ito ay naging ganap na isang bagyo at meron na nga itong tropical depression intensity. So ito yung ating latest animation na nagpapakita ng mga kaulapan. So unahin natin itong bagyo nating si Paeng. Ito ay huling namataan sa layong 945 kilometers sa may silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon, nagdadaga ito ng hanging aabot ng 45 kilometers per malapit sa gitna at may pagbukso na aabot ng 55 kilometers per. Ito ay kumikilos pa rin pakanduran sa bilis na 10 kilometers per. So yung kanyang lokasyon ay andito pa rin yan sa may halos boundary pa rin ng ating area of responsibility. At itong extension nito, kasama na yung shear line, ang nagdudulot ngayon ng maulap na papawirin sa malaking bahagi ng Kabisayan. Kaya may inaasahan pa rin tayo mga pag-ulan dito sa buong Kabisayan kasama ng Bicol Region, ni Maropa area at dito sa may bahagi ng Quezon. So ito yung mga binabantayan natin ngayon na pwedeng ulanin kahit hindi pa nakaabot ng lumalapit ng kalupaan itong bagyong si Paeng. Ito yung ating latest track. So makikita natin generally westward o west-northwest yung galaw nating bagyo at nakikita natin na possible based sa ating latest track tumama ito dito sa may Cagayan area pagdating ng Linggo. Ito yung nakikita natin na scenario. Ngunit, makikita natin sa ating cone of uncertainty na possible pa rin na magkaroon ito na southward track. So, mababantayan natin ito sa mga susunod na araw dahil nga sa ngayon, umiiral pa rin yung ating amihan na maaari magtulak dito sa bagyo natin para dumaan naman dito sa northern and central Luzon area. So, ito yung mga tinitingnan nating scenario sa ngayon. So, habang nandito pa yan, yung ating bagyo malayo sa kalupaan ay dapat paghandaan na itong paglapit nitong bagyong si Paeng dito nga sa Hilaga at gitnang Luzon. So bukas ng hapon, ito ay inaasang nasa layo ng 770 kilometers silangan ng Huban Sorsogon. Pagdating naman yan ng Friday 2 p.m. nasa layong 420 kilometers east of Birak, Catanduanes. Pagdating naman ng Saturday ng alas 2 ng hapon, ito ay tinatayang nasa layong 290 kilometers east of Baler. At pagdating naman ng Sunday ng hapon, ito ay nasa vicinity ng San Mariano sa may Isabela. At nakikita natin na possible na lumabas dito yan sa may Santa Ana, Cagayan. So ito yung nakikita natin track sa ngayon. Tulad-tulad nga nabanggit natin, may mga possibility pa na halos bumaba pa itong track ng ating bagyo. Kaya itong buong Luzon ay pinaghahanda na natin kasama dito ang Metro Manila na possible ulanin kapag lumapit itong bagyo over this weekend. At ito nga, meron tayong mga paghahanda pa rin dito sa may mga isla, sa may Bicol Region down to the Visayas area. Dahil nga sa paparating na long weekend, kailangan paghandaan at pagplanuhan ang mga magiging biyahe kasi maapektuhan ng paglapit ng bagyong Paeng itong ating long weekend. Kaya possible ang cancellation ng mga marine travel over these islands. And sa ngayon, meron tayong nakataas pa rin gale warning dyan pa rin sa Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, dyan sa may Northern Quezon, which is General Nacar, the Northern and Eastern Coast of Polillo Island, which includes Panulukan, Bordeos, the Northern and Eastern Coast of Patnanungan at Humalig, at dyan sa Camarines Norte at Camarines Sur at dyan sa may Catanduanes area. Kaya patuloy ang ating paalala sa ating mga kababayan, mga isda at may mga malito sa aking padagat na huwag mo nang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan natin mga malalaking pag-alon. In terms naman ng malalakas na pag-ulan, ito na yung ating babantayan. So crucial period pa rin natin ngayon na binabantayan itong weekend, itong paparating na weekend. On Friday early morning to Saturday early morning, inaasahan natin ang heavy to intense rains dyan sa Bicol Region. Samantalang moderate to heavy with at times intense rains naman sa Eastern Visayas, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, Quezon, Aurora, Isabela at Cagayan. Light to moderate with at times heavy rains naman dyan sa Rizal, Laguna, Nueva Ecija, Bulacan, Cordillera at ang nalalabing bahagi ng Visayas at Cagayan Valley. Pagdating naman ng Saturday early morning to Sunday afternoon, meron na tayong heavy to intense with at times torrential rains dito sa Bicol Region, Cagayan Valley, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, northern portion of Zambales, Kalinga,
Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Meron man tayong moderate to heavy with at times intense rains dito sa Ilocos Norte, kasama ang Metro Manila, Batangas, Cavite, Occidental Mindoro at nalalabing bahagi ng Cordillera at Central Luzon. Light to moderate with at times heavy rains naman sa nalalabing pambahagi ng Luzon at dyan sa may Western Visayas. Itong mga pagwala na ating binabanggit, ito na yung may worst case scenario na in case na dumaan o bumaybay dito sa northern and central Luzon ng bagyo, buong Luzon ang makakaranas ka ng mga pag-ulan. Depende na lamang sa lapit sa sentro ng bagyo yung magiging dalang ulan nito. Dahil pagdating naman sa severe winds, so wala pa tayo nakataas na namang babala ng bagyo. Ngunit possible na pinakamaga na bukas ng umaga na magtaas tayo ng signal dyan sa Eastern Visayas at Bicol Region. Dahil yung pinakamataas natin na signal na pwedeng itaas dahil nga meron tayong typhoon intensity scenario ay pwede tayo magtaas ng hanggang signal number 4. And sa track naman natin, no, so nabanggit natin na generally westward yung magiging galaw nito at kakambyo na yun ng west-northwest until Saturday morning. Then ito na ikukilos ng northwest on Saturday afternoon or evening and may pass close to northern Luzon. Then hindi pa rin natin inaalis talaga yung landfall scenario as of the moment. In terms of the intensity naman, inaasahan natin na bukas ay possible na lumakas pa at maging ganap ng isang tropical storm itong Sipae. At hindi rin natin tinatanggal yung possibility na ma-reach niya yung typhoon category pagdating naman ng Sabado.